Okay, idols, sa atin pong unang sumbong ataksyon. Siya Camille Villanueva, and isa po siyang Bigo Live host at nire-reklamo. Bigo? Bigo Live, idol. Isa okay. pang application ito, idol. At nire-reklamo po niya, idol, yung kanyang boyfriend for 2 years dahil sa feeling niya ay niloko siya nito, gusto niyang makuha ang kita niya sa Bigo Live na kinuha din daw po ng boyfriend niya. So pakiramdam niya, idol, ginamit lang daw po siya ng kanyang boyfriend. Parang may ganito tayong sumbong dati, ano? Social media, tapos nung kinita niya, kinuha ng kanyang YouTuber, ng yes. kanyang boyfriend. Mm-hmm. Similar. Ma'am Camille, magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon din po, Sir Raffy. Okay. So yung mga pera niyo po sa Bigo Live, kinamkam po ng inyong boyfriend? Yung ipon ko po nasa Bigo, tapos yung dati ko pong trabaho, naipon ko po siya na malaki, tapos nakilala ko po siya. Okay. Then, umuwi po siya dito, wala mm-hmm. po siya, taga Sydney, Australia po. Okay. So, pag-uwi niya rito, ano pong nangyari? Ako po sumagot lahat. Oh, bakit? Lahat ng gastusan niya. Eh, mas maraming pera yung kaysa sa'yo. Pasensya na, ma'am, hindi ko alam kung gano'ng kayaman. Oh, ba't ka nagbigay ng pera sa kanya? Dapat siya mamimigay sa'yo. Kasi nga, sir, biglaan pong uwian siya. Okay. Bigla po siyang umuwi. Parang one week, bago siya umuwi, sinabi niya sa akin. Mm-hmm. Then, sabi niya sa akin, wala daw siyang ipon. Kasi daw po, supporter ko daw siya sa Bigo, na-support daw po niya sa akin. Mm-hmm. So, parang ang akin po, sige, ako bahala sa'yo dito. Hanggat kaya ko. Akala ko naman po, sir, dahil 2 buwan lang naman siya dito, hindi ganun kalaki. So, okay. Ang nangyari po kasi, nakakamkam niya lahat. Sa the point po, nakabenta po ako ng LV, pintas, nakautang po ako sa ibang tao. So, bukod pa sa pera, pati mga gamit nyo na ibenta nyo para sa kanya, magkano po yung perang cash na naibigay nyo po sa kanya from your Bigo earnings? 300 po. 1,000? Opo. Unlucky naman. Opo. Tapos na ibenta niyo po yung mga signature na mga gamit niyo. Opo, yung LV ko po na ibenta ko lang po ng 20. Nabili ko po yun ng nasa 50,000. Tapos yung pintas ko po 20,000 po yun. Na isang lalang po niya ng 9,000, hindi po niya tinubos. Teka muna, ma'am. Teka muna. Bakit po kayo pumayag? Mahal ko po eh. Kumbaga pinagkatiwalaan ko po siya kasi po ang pangako niya sa akin. Pagbalik ko ng Australia, ako bahala sa iyo. Ayusin mo yung papel mo. Ganun po. Ano pong trabaho daw niya sa Australia? Noong time po na yun, wala po. So ngayon nandito po siya? Wala po, nasa Australia na po. Okay, sige. All the way from Australia, si Mr. Joshua Garcia. Mr. Garcia, magandang hapon po, sir. Sir Joshua? Apo. Anong oras po dyan ngayon sa Australia? Alas 5 po. Alas 5. Sir, kilala niyo po si Camille, ano po? Apo. Okay. Well, sir, kinartahan niyo po siya, dinugasan niyo ra po siya, base po sa kanyang mga salaysay. Kinamkam niyo po yung makita niya sa Bigo. Ito po, nakilala ko po siya sa Bigo, okay? Then, nag-spend po ako, I think, 160, nakakapag-upos po ako. Pero, 160 sa Philippine money, pero tutusin nga po, kung po-convert ko dito sa Australia, mas mahigit pa po din. Okay. Sabihin natin, sir, 200,000 ang iyo pong na-spend sa Bigo. Pero, ibinigay mo sa kanya yon. Bakit mo babawiin sa pamagitan ng pag... Hindi ko po binabawi yon. Nung umuwi po ako sa Pilipinas dahil nag-vacation po ako, sabi ko, wala ako. Nung umuwi ako, nag-book siya ng hotel. Okay. Kahit hindi ko sinabi, nag-book siya. Pero, kasi sa amin, kaya ayoko yung papuntahin siya dahil ayoko may masabi lola ko, ganyan-ganyan. Sige, sir. Gusto niyo kausapin siya, sir? Sir, excuse me, ha? Kausapin niyo po siya sa telepono. Camille, kausapin niyo po si Joshua. Ma'am. Alam niyo yan. Anong sinasabi mo, hotel? Nagliligin tayo sa inyo. Noong unang araw na dinala mo ako sa bahay niyo, niloko mo na hulihan kita sa cellphone mo, di ba? Tapos kinabukasan na ang sabi mo, sunduin kita ulit. Dito ka nalang tumira para hindi ka maghinala. So sabi, kinabukasan, sinundo mo ulit. Natid mo ako, sinundo mo ako ulit. Para sasabihin mo, nag-check in tayo sa hotel, nakatira tayo sa bahay niyo. Anong hotel ang sinasabi mo? Ako muna pagsalitain mo. Okay? Sige. Remember na sabi ko sa'yo, si nanay, sila kuya, ganyan, na ayoko makarinig. Biruin mo yung 1 buwan ka sa amin, hindi ka lumalabas ng kwarto. Paano, sino hindi mainis nun? Di ba? Ako, miski kahit pagkain mo, ako kumukuha sa kwarto, sa baba. Sabi ko sa inyo ka na lang, diba? Hindi mo kaya. Imagine sa harapan ko, nag-aaway kayo, kayo. Anong gusto mong maramdaman ko? Hindi ko naman bubaray yun. Mahihiya ako, kaya nga, hindi ako umaalis sa tabi mo nun. Bakit kaya nga nahiya, nag-book pa ng hotel? Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin, bukod sa pera, ako hindi ako naging hinisay ng pera. Nung naghiwalay tayo, anong hindi? Gusto mo yung conversation natin? Kamsi. Nanghihiram ka sa akin na nahihiya ka na kasi hingi ka ng hingi ng pera? Diba? Bakit pinadala ko? Huwag kang sinungaling, Joshua!
Alam mo sa sarili mo yan, dahil nasama mo yung mga tropa mo. Ayaw mo pagsalitain? Ayaw mo pagsalitain? Pwede magsalita ka, sige. Oh, bakit? Puro last boses mo. Bakit? Totoo yun, nung bumalik ako dito, 1 year. Lahat ng insurance mo, binayaran ko. Kahit hindi ko nabigyan mo. 6 months mo nang binayaran ang insurance ko sa 2 taon. Makinig ka. Umuwi ka pangalawa, ako pa rin ang gumastos para sa'yo. Nakakahiya ka lang, okay? Ikaw ang nakakahiya. Alam mo, alam mo sa Raffy, kaya nagkakatanyan niya, kaya kami nagkakaroon ng problema. Ang usapan namin, nandito siya sa Pilipinas, ako ang bahala sa kanya. Pag ikaw nandiyan sa Australia, ikaw bahala sa akin. Maganda ba yung panalo mo sa akin? Nagpapadala ka sa akin, pambayad lang ng utang mo. Ang Uber mo pa, pambibili mo pa mga kakain. Ipang re-research mo sa ML mo. Wait. Wala kang narinig sa akin. Sabi ko sa'yo, di ba, lahat ng pera mo, gumawa ng statement sa banko. Bakit di ka magpakita ng statement? Hindi bakit banko? Binibigay ko ng cash yun sa'yo. Yung kinita ko sa Oblivion na 50,000, cash yun. Paano sa banko? Anong statement ang sinasabi bakit? Mo? Kung magkano yung lahat cash mo? Lahat ng pera na kinuha bakit? Mo sa akin, cash. See? Saan galing? Bakit lahat na nasa banko, nag-withdraw tayo? Tanda anong mo? Lakas sa banko? Excuse me, ang wini-withdraw mo lang 1,000 sa banko ko. Ang 1,000, 5,000. Kinakardless mo ako? Ikaw, nakakaya ka. So, alam mo na... Ayoko magsalita sa'yo. Alam mo, ayaw magsalita? Bakit di mo sabihin? Alam niyo ba, Sir Raffy, ang bastos ng mga nga niyan. Ako nakikipag-usap sa'yo. Kung totoosin ako, ang talo sa'yo. Alam mo bakit? Niloko mo ako. Mentally, emotionally. Niloko mo ako. Sinaktan mo ako. Alam mo pwede mo naman sabihin sa akin, may bago ka na dyan. O, bakit hindi mo masabi? Kasi gusto mo pa rin. You feel bad kasi andito parang hindi mo ginagamit mo ako. Ginamit mo talaga ako. Imagine kasama mo yung babae mo. Pinakain ko kayo. Bumili ka pagkain. Gusto mo pa yung Uber kita kasi kasama mo yung babae mo? Ganong kaka-u**a, ganong kawalang karispeto. Okay, ako muna, referee. Okay, para naman mabawasan yung sama ng loob ni Camille. Ma'am, ito po ha, sabi ng manetizen, ganda nga ni ate girl, niloko pa, Jericho Adya. Ito pa, crazy love. Mukha pa lang nilalaki, mukhang pera na. Empredo Ron, wow, ganda ni ate. Ganda naman niya, sabi ni Brian Sheen. Okay. Ganyan ang itsurang niloloko pa rin pala, Princess May. Alam mo, Ma'am Camille, ang dami po mga nagko-comment, nagagandaan sa iyo na hindi rin po kay bagay dahil ang ganda-ganda mo at itong isa mukhang ewan. Yan po sabi naman ng netizen. Para sinasabi ng netizen, sa ganda mo yan, ba't mo rin pinatulan itong mukhang ewan? Yan po, sir, ha, galing sa mga netizen yan. Okay? Sige po, tuloy yung pag-uusap nyo. Baka pwede natin pag-ayusin kayong dalawa dito. Akin lang, sir, ang gusto ko lang po mabawi yung akin, makapagsimula ako. Kasi ngayon po, wala po akong trabaho. Hindi naman po kami mayaman ng pamilya ko. Siya po ako nasa ibang bansa. Na dapat sir, tumutulong sa akin. Kasi po, inubos na po talaga yung pera ko. Gusto to, sir. Ako yung nagsakripisyon. Niloloko niya po ako nandito sa Pilipinas. Dinahabol ko pa rin sa... Inahabol pa rin ako, inahabol pa rin dito, nagmamakaawa pa rin ako sa'yo. Sasabihin mo sa akin, I saved ko sa pera mo. Excuse me, nagpapadala ka dito pero parang pinapatago mo lang yung pera mo sa akin. Pinapadala mo sa Bulacan? Pinapadala mo sa ano? Pati yung mga tropa mo na ano sa Bulacan, pinapadala mo, kota-kota, pasmat padala, pagisan. Ganyan ka, okay? Anong ganyan ka? Ito ang ganyan. Kaya ganyan ka kasi... Okay, sandali po makasingot. Sir Joshua, meron kayo mga conversation dito ni Ma'am Camille. Ito sabi mo, babe, can you lend me money? Tapos sabi mo, nahiya na nga ako sa'yo eh. Okay. Ito po, kayo po may ano nito, message. So sabi mo, nahiya ka na sa kanya dahil sa kahirit mo sa kanya to lend you money. Ito po, okay. Kasi lahat ng pinapadala ko sa isang bangko, kahit piso, kahit 50 peso wala doon, ah. Ewan ko kung saan lahat, banko ko, alam niya. Biruin mo nung isang araw, $26, kumuha siya, $700. Sinend niya sa account niya. Straight away, walang sabi-sabi sa akin, ganyan-ganyan. Di ba? Okay. Ako, ang pinapadala ko sa'yo, kahit sabihin mo, eh, pakita mo yung banko mo. May laman ba? Kahit 50? Wala. Nasaan? Nakakaya ka lang, okay? Walang nakilala. Sa kanya nahihiya ka, sa akin, isang buwan mo ng utang dito sa nanay ko, sa kapatid ko, sa tropa ng kuya ko. Hindi mo mabayaran. Pura ka sa Sabado, sa Linggo, sa Sabi mo sa akin, everything yan. Magugutom kayo, magugutom ka. O bakit totoo naman? Sherik, explain mo ano nakalagay ngayon, dito. Ngayon, sir, may pinadala po sa ating evidence si Joshua. Mga padala daw po niya kay Camille, 64,340.
Okay. Tapos meron din po dito na 84,750. Pesos? Opo, pesos. Yun po yung may mga padala. Okay, para saan yan? Padala lang po nakalagay. Sender tas recipient po si Camille Villanueva. Yan po ay noong April 28 po. Okay. Sir Joshua? Okay, nagpadala ko ng mga pera. Para saan yung Camille? At para saan yung Joshua, yung mga pera? Ako po muna. Ito po, ako po muna. Okay? Pinadala ko po dyan yung 84. Pero may nakuha po ako si kwenta dyan. Kung gusto niyo po, meron pa po ako dito. Hindi ko po sinama yung... Bato kayo nagpapadala ng pera, 2000, sir? 2000. Para saan po yung 84,000? May nakuha po ako dyan na pinambili ko ng maybe nagastos namin sa Uber, ganun. Pero ako never ko panggastos niya sa everyday life, ganun. Pero wag mo sa akin sasabihin na pag hindi ako nakapagpadala, susumbatan mo ako naman sa sakit na salita. Pero imo yung mami ko, hindi ko mapagpadalan. Ako hindi ko mabigyan. Kahit mami ko isumpa ako, ikaw, kung magsalik, hindi ako mapagpadala sa'yo. Kahit... Okay, sandi po. So Sir Joshua, itong mga pera na pinakita mo kay Shari, na pinadala mo sa Pilipinas, at hindi po ito Bigo, dumaan po, dumiretso sa bank account ni Camille. Para saan po ito? Bayad ba sa utang na nung nandito ka at gumastos si Camille? Lahat po nung napadala ko dyan, hindi ko na po pinapakailaman. Whatever she para said, sa para saan nga po ito mga pinadala niyo pong pera? Like, parang savings, ganun. Pero like, para magamit kami. Okay. Ma'am Camille... Yes, totoo ba? Okay, itong mga 84,000. 84,750, 64,350, 4,800, 10,095, okay. 13,784. Okay, natanggap niyo po yun, Ma'am Camille? Opo, natanggap ko po yun ng mga July, June, mga ganun po, August. Natanggap ko po yun, totoo po yun. Hindi ko po tinatangging natanggap ko po yun. Pero, idedepend ko po yung sarili ko na hindi po ako gumastos niyan. Kasi po, yung pera na yan... Dinapadala niya po sa kapatid niya, si Mark, sa Paymaya. So, sa akin po niya binigay, pero pinapadala ko po sa Bulacan. Ah, hindi para sa'yo. Yes po, may proof po ako. Nag-send po ako sa Paymaya ng kapatid niya na sunod-sunod 25,000, 15,000. So, kumbaga nakikisuyo lang po siya sa inyo? Parang yung dating po kasi sir, pinadala niya po sa akin para savings daw po. Yun po talaga yung purpose noon para po pang uwi niya. Okay, sige po. Sir Joshua, yung mga pera pala na pinadala niyo sa kanya na binanggit ni Shari, yun daw po para po sa kapatid mo, tama? Mali. May nakuha lang, may na-send po ako 50,000 sa mami ko. Tapos kung magkano naman sa kuya ko, I think 15, that's it. Like 5,000, like... Pero yung ibang the rest, wala na akong kinalaman kung saan napunta, ganyan. Pakita mo, alam mo yun, nasa Paymaya mo yun, bakit hindi mo ipakita? Di ba? Pakita mo yung resibo, bakit hindi mo maipakita? Ay, papadala niya po dito sa Bulacan. Tapos po, sa kanya po pala binabayaran ng nanay niya yun. Binabayaran, kunyari po, napadala po ako ng 25 sa kapatid niya, dahil po kasi sa lola niya. Yung po pala, ang sabi ng mama niya, binabayaran niya po yun kay Joshua. So, ipapalik po sa kanya yung pera. Bakit pera ko yun eh? O, pera mo naman pera yun. Mo ba yun? So, wala dito sa akin. Kaya huwag mo nga hanapin. Dahil po totoo. Bakit? Sinasabi mo, hinuhut-hutan. O, bakit? Ako, hinuhut-hutan. Kasi ito, bakit nandito pa rin kami? Kasi alam mo kung bakit? Ayaw mo, gusto mo ipadala dyan kasi kung hindi ko ipadala, nagagalit ka. Anong nagagalit? Bakit? Excuse me. Nung nakuha ko yan sa super animation ko, 5,000, hindi ko isa-send sa'yo, ano ginawa mo? Nagagalit-galitan ka? Kamsi, huwag ka na magsalita, nakakaya kasi, ka. Kasi gusto mo talaga ako magsalita, Joshua? Oh, ano gusto mo talaga sabihin kung saan na po tayo, tayo diba? Mga pera mo? Kita. Sige po, saan po napunta? Pag-addict niya po, addict. Okay. Gumagamit po kayo, sir? Nakaraan po noon sa Pilipinas, kaya umalis ako dyan. Pero wag mo kasi sasabihin sa akin na lahat ganyan. Yung bayad mo yung insurance, ilang taon yun, okay? Okay. Yung sa Bigo, bakit nung nagpadala ka dito na ako noon, Tamsi? Dahil kung totoo, i-scam mo yun. Nang nalakaw ka ng AC, ng credit card sa club, tapos hinahak mo, yun ang pinaka-ano mo? Sandali lang. Okay. Ma'am Camille, napaka mabigat na akusasyon niya. Nangahack siya para mag-nakaw ng pera sa credit card? Dahil, pinagawa niya po ako ng Gmail. Okay, para? Tapos po, yung pala po yung Gmail na yun, i-coconnect niya po dun sa credit card na napulot nila. Ewan ko po or something. Tapos po, nakapag-recharge po siya dun ng Bigo ng 20,000, 30,000 po ata. Hindi ko na po maalala. Basta po, binagsakan niya po ako. Something like, bago po siya umuwi. So, alam mo, galing sa nakaw yun, ba't mo tinanggap? Aminado po ako, mali po yun. Okay. Pero po kasi yung, alam mo po yun, yung parang, hindi naman po ako, siya naman po yung nagsabi, babagsak na lang po niya dahil pauwi na po siya nun eh. Oo nga ma'am, alam mo pala na nag-hack siya ng credit card.
makapagnako siya ng pera doon sa account na yon. Then, bakit ka pumayag na ayokong tanggapin yung perang yan, eh galing pala sa nakaw yan, ayokong kasama dyan sa kalokohan mo? Sabihin na po natin, kinonsinti ko rin po. Kahit kung mali po, nakonsinti ko rin po, siguro, ganun po. Ayun, kasi nakita ni sir na sinasakyan mo yung kanyang kalokohan, kaya naglolokohan kayong dalawa. Ito po yung naging resulta. Actually po sir, yun lang po, tapos sabi ko po sa kanya, dahil umuwi nga po siya dito, wala na pong ganon. Kasi po nung umuwi po siya dito, saka lang po lumabas lahat ng katarantan niya na. Okay. Tatlong buwan, dalawang buwan. Sige, sandali pa. Sir Joshua, ilan pong credit card ang nahak po ninyo? Ito po. Sa akin, nung wala na siya pa problema dun eh. Nasa usala na ako nung ginawa ko yun. Pero huwag mo sa akin, ano ba habol mo? Bakit ka na ganito? That's it. Yung ginawa mo, umuwi ka. Paano mo eh? Paano yung nabigay ko sa'yo mga pera nung pinapadala ko? Sige. Di ba sabi ko, ikakantas? Bakit? Ito, sasabihin mo, sinabi ko sa'yo. Andito ako para makapag-ayos. Okay? Kung ano man nagawa ko dyan, wala akong problema dun. Kung hindi ako pumunta dito kay Raffy Tulfo, wala ka. Dahil kinausap po kami kanina umaga. Huwag puro buha nga pinapairan mo. Okay? Remember? Okay, Camille, ang tanong ngayon ni Joshua, ano ra po yung gusto mo mangyari ngayon? Palay na po ano kami. Ang sabi ko lang po sa kanya, sige, mag-iwalay na tayo dahil total naman po, niloko niya na ako. Okay, na rin po kaya nga, nandun na po tayo, Ma'am Camille, niloko ka niya. Ano ra po ang gusto niyo mangyari ngayon? Maibalik lang po yung ginastos ko kahit po yung 196 na lang po. Okay. Saka yung 15,000. Okay, sige, 196. Joshua, may trabaho ka ba ngayon? Hindi ako papayag na pagbayaran ko yun. Hindi, sa tanong ko lang sir, may trabaho ba kayo ngayon? Kasi 196 ano po hinihingi niya, may trabaho ba kayo ngayon? May trabaho ako ngayon. Total nga, may trabaho ko, alas 5 eh. Ano pong trabaho niyo sir, John? I work sa kebab shop, like kebab. Shawarma sa atin. Shawarma. Like, so hindi niyo na kailangan mag-hack para mabayaran siya kung gusto niyo itong si Camille? Hindi niyo kailangan mag-hack ng credit card? Hindi ako papayag na mabayaran. Bakit? For what? Okay. Paano yung perang napadala ko sa iyo na nabayad mo yung insurance? Yung 5,000 sa isa loob ng isang taon, magkano yun? Sa isang taon na? Kakabalik ko lang dito, wala akong trabaho, nanghiram ako sa mami ko. Paano yun? Alam mo yun? Sir, remember, umaming ka rito, National TV, na nanghack po kayo ng credit card. Umaming po kayo na kayong addict. Pwede po namin kayo ipapa-blacklist dito sa Pilipinas para hindi na kayo makauwi dito. Hindi, I mean, paano yung mga nabigay ko sa kanyang insurance? Kaya nga sir, dapat sir makipag-usap ka na maayos dito kay Camille. Dahil kapag hindi sir, gagawin ko po lahat na magagawa ko na para kayo po may blacklist dito sa Pilipinas, hindi na kayo makabalik dito. O kung kayo po yung makabalik dito, i-hold muna kayo sa immigration. Dahil ito pong mga aligasyon na inamin nyo naman po, nag-hack po kayo ng credit card, nagnakaw po kayo, namimeki kayo ng mga Gmail, nag-addict kayo, nandito kayo, aba. Eh, isa pong offense yan na para kayo po yung ma-hold sa immigration. Kung gusto ko po ang takbuhan, tatakbuhan ko. Kahit mabalak ako sa Pilipinas, wala akong pakialam. Okay, hindi po, ako po, maharap ako ngayon dahil kung ano. Sige po. Sige, bigyan kita ng pagkakataon. Camille, kausapin mo po si Sir Joshua. 3 minutes po, paano nyo ayusin to? Sige po. Joshua, kinausap kita ng maayos. Tinanong kita ng maraming beses. Araw-araw pumupunta ka dyan ng city. Hindi ako natutulog. Hinihintay kita. Yung palang atama mo yung babae mo. Wala na tayo. Alam mo yun ang masakit. Alam mo yung feeling ko. Niloko mo na nga ako. Ginamit mo pa ako. Alam mo kasi yung malakas ang loob mong iwan ako. Dahil wala naman na ako. Wala ka nang mapapala sa akin. Diba? Ito, wait. Stop. Wala stop. Ka nang alam mo mapapaya. Ang sabi ko sa'yo, maghiwalay tayo pero wala tayong commitment. Okay? Kasi ayoko nang ako may buhay ako. Para binuhay ako pero hindi mo para may buhay ka? Ano bang buhay mo? Umalis ako, magsasend ako ng picture. Kailangan ko sino ka. Okay, ako makasingit po. Ma'am Camille, mukhang hindi ka makamove on at gusto mong kipagbalikan kay Joshua. Sir, hindi po. Ang akin lang po kasi yung emotional impact po sa akin na parang... Hindi, paano pag sinabi ni Joshua, sorry Camille, ibibreak ko na kung sinong girlfriend ko ngayon, magbalikan na tayo. Ibalik na lang po niya. Parang gusto ko rin po kasing makapag-move on. Gusto okay, good. Gusto sige po, usap kayong dalawa ulit. Sige, another 2 minutes. Hindi ako aso, okay? Sige po. Hindi ako aso. Hindi mo rin ako alila, okay? Hindi mo rin ako sugar mommy. Huwag mo akong itulad sa mga pinirahan mo dyan. Sugar mommy? Bakit nagtrabaho ka ba? Sige. O bakit? Nagtrabaho ka ba? Paano alam mo, ko makukuha ng sugar mommy? Alam mo, may nagbigay sa akin na awa sa akin yung ating ko. Binigyan bakit? Ako ng kung saan? Pera. Ano sabi sa mo? Pwede ko bang pambili ng magkain yan? Nanlolo ako ng mga picture mo, nakahubad ka? Huwag kang sinungaling. Diba? Alam mo sa sarili mo, ikaw ang nagloko, ikaw ang mangagamit.
Kahit alam mo, pinagtatakpan ka lang. Alam mo yun eh. Mahirap, pinagpapalit mo, papuri mo sa... Ayoko na magsalita. Papuri ko, ayoko, Jesus! Ako, naging mabait ako sa'yo. Okay po ako. Pero kung itatarang ka doon ko, ano? Yung ano ko, yung... Ayong, bago kita nakilala, ubadera ka, okay? Lahat. Wala akong pakialam. Makatawan ko to, okay? Sandali po, sir. Mawalang gala na po Sir Joshua. Tinatanong mo kung anong trabaho niya. Ayun po, ang trabaho niya po is nagbibigo at kumikita po siya doon sa Bigo. Regardless kung anong klase po yung anyo niya doon, anong klaseng pagpapa-exhibition niya doon sa Bigo, still that's an income. Binabayaran po siya sa Bigo because of what she's doing sa Bigo. Now, sir, isa ka sa mga parokyano, alam mo po yung kanyang estilo, eh tinatangkilik mo siya, so bakit mo ngayon susumbatan siya na siya'y hubadera? Problema mo yun, ba't ka naging parokyano niya? Hindi po ako nagsusumbat sa kanya na isa po ngayon, bakit siya pumunta dito? Hindi kasi tinawag mo siyang hubadera. Eh, alam mo pala naghubad siya, eh ba't mo tinatangkilik yung kanyang mga... Anong po ba siya sabi niya sa akin? Na mga ano... Kung ano man meron po sa akin nangyari, wala na siya pakialam doon. Okay. Di ba? Bakit pagdating sa akin, ganito sinasabi niyo po? Isa, like, hindi po fair. Okay. Okay? Sir, tinanong mo kasi siya kung ano trabaho mo. Sinasagot lang kita doon. Kaya nga po, ano trabaho niya para sabihin sa akin na sugar mommy? Yung Bigo nga, yung trabaho niya. Na po, simula po kami nung nagkilala kami, hindi na po siya nagbibigo, okay? Okay. So ma'am, 2 years ka na rin nilang bibigo, so saan ka kumikita ng income? Tatlong buwan lang ako nagbigo. Kamsi, Kamsi. Ay, Josh, huwag kang tinungaling ha. Alam natin, kahit tanong mo sa mga taga Bulacan, kahit sino, mga kasama mo nga pinapakain kung mga tropa mo, gas mo, toll gate mo, piso mo, ako pa, araw-araw, every oras ka humihingi, 1,000, 2,000. Ako pala man ang mukha mo. Ma'am Camille, pabayaran natin magsalita si Joshua. Ito, Sir Joshua, kung sige ano po. Sasabihin ko sa'yo, uulitin ko ulit sa'yo, Kamsi. Kung ano sabihin mo, yun lang sasabihin mo. Kung ano, like a topic ha, ayoko nang maraming, kasi ganun kayo, di ba? Kung ano yung, out of nowhere, kung sasabihin ko, yun lang sasabihin mong topic ang sagot mo. Okay? Saan ka, dalawang taong ka na halos walang bigo, saan ka kumukuha ng pera? Simula nung bumalik ako dito, pinapadala kita pang insurance ko. Di ba? Totoo yun? Hindi. Excuse me, bumalik ako sa Bigo middle of 2018. Dahil, wait. Saan ako sa 2018? Di ba dahil pauwi ka ng January ulit ng 2020? Di ba bumalik ako dito? Di ba bumalik ako dito? May pera ako noon. Anong ginawa mo? Sabi ko bibili ako ng cellphone ko. Sabi mo ka na bibili. Ito na lang cellphone mo. 75,000 ang binastos ko sa'yo. Ang binigay mo lang sa akin, eh, bakit magkano ba ang prelab nun dito? 30,000? Hindi ka makikipag-usap na maayos sa akin. Okay. Ano, hindi makikipag-usap? Ko to, okay? Ma'am, pabayaan po natin magsalita si Joshua. Pwede ho ba, ma'am, without interruption? Ang diba? Layo ng sagot mo sa akin, eh. Di ba? Oo, hindi lang sinasagot mo. Explain ka na, explain. Ayaw mo ilabas ang totoo, eh. Di ba, nung bumalik ako dito, magkano yung pinadala ko? Ang sabi ko sa'yo? Nung iniwan, bukod nung iniwanan ka ni Mami ng dollar. Sige. Di ba nagpadala ko sa'yo pang insurance nun kahit wala akong trabaho? Saan ako meron? Alam mo yan. Kay Mami? Dahil wala ka nga nun, di ba? Nagamit natin. Ang sabi ko, babayaran ko sa'yo pag makakabawi ako sa'yo pag nagtrabaho ko. Pero lahat yung bigay mo sa akin. Okay? Hindi ako nagpromise. Kasi hindi man ako, tumatanong ako ng utang na loob sa'yo pero hindi ako nagsusumbat sa'yo. Okay? Pa ba nagsusumbat yan, sir? Oo. Bakit? Sir, ganito na lang para matapos na natin to. Siguro sir, bigyan ko kayo ng pagkakataon mag-usap off-air. Pag-usapan nyo po ito pong problema, lalo na dun sa pera, kasi pera ang pinakaugat ng problema rito. Baka magkaayos po kayo off-air. Okay, sir? Sige, sir. Ma'am Camille, babalikan namin kayo. For the meantime, mag-usap po kayo kung paano nyo po ayusin itong problema. Magba-Valentine's pa man din, ano? Sa isang araw na, Valentine's Day na, tapos itong dalawa, love war, gera. Sige po. Huwag mo ibabaw ang telepono, Ma'am Camille at Sir Joshua. Pagpatuloy niyo po yung pag-uusap off-air doon po sa kabilang booth. Salamat po sa inyong dalawa. Magandang hapon po, sir at madam. Okay? Sige po. Mga kapatid, meron na po tayong 18.6 million subscribers sa YouTube channel ni Idol Raffy. And sa mga hindi po nakakapag-subscribe, make sure po na pindutin niyo po yung bell button and click niyo po yung select all para lagi po kayong updated sa mga latest videos po ng Raffy Tulfo in action. Sama-sama tayong lalaban, sama-sama tayong babangon, sama-sama nating harapin anumang dumating na hamon. Patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang katakapatid.